guys, it's me, Annie. Welcome to AMKZ Vlog. So, today, excited akong i-share sa inyo kung paano ka na rin makakakuha ng bahay through pag-ibig. So, excited ka na ba? Tapusin mo ang video na to hanggang huli para malaman mo ang kailangan mong mga requirements. So, tara! Tayo ay nangangarap magkaroon ng sariling bahay, di ba? So, kay pag-ibig, abot natin na magkaroon tayo ng sariling bahay. So, ang mga requirements dito is, unang-una, kailangan member tayo ni pag-ibig. So, yung pag-ibig na yan, kailangan may contribution po tayo na 36 months. So, yun yung qualification na una para makapasok ka sa kanilang housing loan. And secondly, kailangan po natin ng payslip. So, sa payslip, kailangan po latest 1 month. And then, pangatlo po, kailangan natin dito ng 2 valid ID. So, ano-ano nga ba yung mga ID na tinatanggap po nila? So, nandito po si postal ID, SSID, PhilHealth, PIN ID. So, pwede pa yung passport. So, ayan po. And kailangan din po dito ang COEC. So, ano nga ba itong COEC? Ang COEC po is nakukuha po sa ating employer kapag tayo po ay employed. So, ang COE po, indicate po doon yung ating salary income for 1 month. So, ayun po. And ang pangatlo, pang-apat na pala. So, kailangan din po natin ng pictures. Ang picture po is 2x2 white background. And then, proof of billing po, importante din po yon. So, sa proof of billing, marami pong nagtatanong sa akin, halimbawa na yung proof of billing nila is hindi daw nakapangalan sa kanila. So, no problem po yon kasi pwede tayong mag-present ng barangay clearance. So, yung barangay clearance po is ilalagay naman po dun yung ating pangalan at saka yung ating address. So, ayun po. Additional requirement lang po natin is birth certificate and marriage contract. So, ang marriage contract po is optional kung kayo po ay married. And then, sa valid ID po, idadagdag ko lamang po kung kayo po ay isang empleyado at may company, pwede po kayo mag-present ng company ID. And then, ito, tips lang kung halimbawa naman na ikaw ay isang may business na tao, at gusto mong kumuha ng bahay, pwedeng-pwede mong i-present ang business permit mo or pwede ka rin magpanotary ng income mo for 1 month. So, ganun lang po yung mga ginawa ko noon. So, kung may nagtanong lang sa akin before, paano daw kung halimbawa kulang daw yung income niya sa nire-required na income para makuha niya yung gusto niyang bahay, paano daw yun? So, ganito po ang nangyayari. Pwede tayong magkaroon ng co-borrower. So, pwede nating sabihin na gagawin mong co-borrower is yung parents mo, kapatid mo, anak mo, or asawa mo. So, ganun lang po para ma-hit na, kumbaga yung inano nila na income, papasok tayo doon para ma-approve tayo. And then, kung tinatanong nyo ano ba yung kailangan na requirement. So, ito, number one. Kailangan po si co-borrower is pag-ibig member din po. At yung ipipresent niya po dito na requirement, halos parehas lang po sa mismo kukuha ng bahay. So, ganun po yung mga kailangan kay pag-ibig para sa housing loan. Ayun, sana po ay nakatulong ang video na to sa inyo at sana matupad mo na rin ang sarili mong bahay na pinapangarap. Lamang po, and thank you for watching. So, kung nagustuhan mo ang video na to, pa-thumbs up naman po and pa-hit na rin po ng notification bell and subscribe button para ma-update ka sa mga susunod pa nating mga vlog. So, thank you for watching! Bye!